yourself together. Stop acting like a child. Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapuso. Narito na naman po tayo sa ating bagong episode ngayong araw ng Miyerkules. At binisto nga ni Dr. Carlos itong kanyang anak na si Zoe dahil nung makausap niya itong si Annalene ay naikwento niya na itong si Zoe ay actually hindi niya kakilala. At nakilala niya lang ito nung pumunta nga ito sa kanyang opisina at umanoy kiniklaim na siya ay anak ni Dr. Carlos. Ngunit sinabi nga ni Dr. Carlos, hindi ko siya anak dahil wala namang nangyari sa amin ni Moira. At dito nga ay nagulantang itong si Annalene sa kanyang mga narinig. Bakit umano, kiniklaim ni Zoe na si Dr. Carlos ay isa niyang tatay. Ano ngayon ang ibig sabihin? Kaya pala umano nabanggit niya na itong si Dr. Tanyag ay hindi niya tunay na ama at si Annalene lang umano ang tunay na anak ni Dr. Tanyag. Kaya nga naman pala isipan si Annalene, ni Annalene itong si Zoe at mukhang nababaliw na nga ito dahil sa kanyang mga pinapakita at pumasok nga ito sa kanyang trabaho na lazing. Samantala, nakausap naman ni Zoe itong si Luke na umanoy tinatanong niya kung ano ang kanilang pinag-uusapan ni Annalene. At naikwento nga ni Locke na umanoy tinatanong niya ang tungkol dito kay Zoe. At nasabi na nga dito ng kanilang senior resident dito kay Dr. Carlos na itong si Annalene ay walang iba kundi siya ay isang anak ni Dr. Tanyag. At natuwa nga itong si Dr. Carlos dahil nalaman niya na si Annalene pala ay anak ni Dr. Tanyag. Kaya nga naman pala sobrang talino at napaka-genius kasi may pinagmanahan. At sinuportahan naman ito ng taga-APIC, itong senior resident. At siya namang may gusto kay Annalene dahil itong si Zoe ay puro kapalpakan ang nangyayari sa kanyang trabaho. At pumunta nga dito si Zoe sa event na ito, ngunit hindi naman siya invited. Kaya nga naman nagulat din ang mga taga-APIC at ilang mga opisyal na nandun, eh bakit nandun si Zoe at hindi naman siya invited. Kaya nga ang sabi ni Moira, eh hindi pwede umano na pumunta siya doon kasi kailangan siya ng kanyang daddy dahil magbe-birthday ito at gusto niya umano ay magkasama sila doon sa ospital kapag nagbe-birthday. Kaya umano kinausap niya itong kanyang head na umano'y hindi na siya dapat isasama dito sa isang event dahil kailangan niya itong si Zoe. Kaya inalmahan ni Zoe dahil umano kailangan niyang event na yon para matuto siya at makilala itong mga kilalang doktor at magagaling, lalo na yung mga neurosurgeon. Kaya nga naman umano na pagbigyan itong si Annalene na pagkakataon na sumikat na naman at lalo makikilala kaysa sa kanya.